taon ko po nakalimutan. Kasi masakit po sa akin. Po yun. Taon ko po. Nagtagalan po mga po tinanggap. Sa loob ng dalawang dekada, piliit ang mga bansang kaanib ng United Nations na magkasundo para makagawa ng isang pasunduang magtatakda. Isang krimeng pinag-usapan dahil sa kanila'y dumal na kinahantungan ng mga biktima. Magpapahapot sana kami ng palay. Yan sa paradahan ng jeep, papuntang pantay. Yung pala, yung ito sa popular na yung balita na nagkaroon ng patayan, masakit. December 3, 1993, isang karumag-dumal na krimen ang basag sa katahimikan ng sitio Pulasisi, bayan ng Antiporo sa Rizal. 5:50. Ang walang awang pinagtataka at brutal na pinaslaan. Magandang gabi. Pero sa huli, ako si Martin Andrade. Ating balikan ng bawat pangyari narito ngayon sa at tuklasin ang buong katotohanan para pag-usapan sa kaso ng Antipolo Mask. Dito, pero ang tanong, sa crime, matapos ang ilang dekadang pag-uusap, pagkakasundo na kaya sila para sa isang agreement na tuloy ang pag-resolve sa problema ito. Ito ang sitio Pulasisi, isang maliit na komunidad sa kamundukan ng Antipolo mayaman ang bansang Pransya. Malayo sa sibilisasyon at tanging pagsasakalang ang hanap buhay ng mga residente dito. Ang mga residente dito noon, hindi na nito karami, kakaunti lang kami. Kasi itong lugar na ito talaga, ito nga ano, tirahan ng mga magsasaka, kaya ang lalayo ng mga distansya ng mga bahay. Ngunit kabilang isa Desyembre 1993, ang hinalang pagtakot ang buong sitio sa isang kahindik-hindik na krimeng na bukas sa buhay ng limang katao. Nirespendahan nila ang respeto, tapos ay nagsisiga, may dumating na tinatawag kaya sana mayroong nangyayari, mayroong promosyon na mayroong humihingi ng satulo na nagsisigawan. Kaya ngayon, ang mister ko humingi ng responde din, kumuha ng 4 na tanong, sumama sila doon. Tapos nga, yun ang bumulagta ng mga pangyayari sa kanilang yung mga namatay. Dinayo pa nila Obama bilang leader. Pero ayon ang sila ang residente ng barangay, bago pa man daw naganap ang masakit, isang nakawan daw ang naganap sa kanilang barangay. Ang nakasaksi at nagturo sa mga suspect sa nakawan, si Hermo Henes de la Cruz, ang isa sa mga biktima. Malinaw ang pakay ayon sa ginawa ng delegasyon sa COP21. Ang mga suspect daw na itiniin ni Hermo Henes ang maaaring sa likod ng masakad. Ang ginawa nung naling ni Willie, nanakbo siya, pakunta doon sa malayo na yung dinan sa bahay ni Hermo Henes. Doon siya humingi ng tulong. Ang ginawa ni Hermo Henes ay barangay tanong hindi sa lugar. Nanaog siya. And in fact, kung hindi ka stricto, mas lalo niya sa sama sa atin, even sa economy, economy natin. Nasa labad niya sa daan, yung may dala ng sako ang economy natin, pag hindi natin na nakapasan, inisip ni nung may dala ng bayan sa kalikasan. Habang masinsina ng mga pag-uusap sa Blue Zone, ayon kung saan naroon ang kinatawan ng mga pamahalaan. December 3, 1993, isang inuman daw ang naganap sa labas ng bahay ni Hermo Henes de la Cruz. Nasa Green Nando Zone naman ang iba't ibang CNTP ko, civil society groups isang at may mga grupo ng mga akit-bahay sa kinalaman sa climate change. Bandang alas 8 ng gabi na magsimulang maghiwa-hiwalay ang magkakaibigan para umuwi sa kanilang mga bahay. Nakilala sina Ben sa bahay ni Willie Masaka, tumuwi si Hermo Henes de la Cruz, kasama ang asawa nito si Emilia Conrado, at si Michael Williams, ang hepe ng communications and public affairs, World Meteorological na si Jovelin. Ilan lang ang kanilang mga grupo sa bahay na iyon, ang asawa ni Will na si Cecilia Masagka. At mismo at sila aminado sa matinding problema kinakaharap ng Pilipinas. Dahilan kung bakit mas dapat daw na maging agresibo ang ating mga kinatawan na iit ang karapatan ng Pilipinas. At iyakan mula sa pamahay ni Will Masagka. We're already in the pathway of many major storms. We've seen several storms here in the Philippines.
Ilang sandali pa, mga dugo ang bangkay nila Jimenez de la Cruz, Rolando, Emilia, at Jovelyn Garcia ang natagpuan sa loob ng tahanan. Samantalang sa labas ng bahay, natagpuan ang mga barangay ng mga responde sa tahanan ng mga masagkat ang bangkay ni Emeteria Aventa. Lahat sila nagtabong ng mga taga sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan. Ang iba pa nga, pero sa gitna ng mga pangilabot na krimen, kapwa na ligtas, si Cecilia na lamang ng mga bisikleta ito na kayang magpatakbo ng juicer at ng sound system sa likod ng pagpaslang. To promote also the local heritage because you can make events and party wherever you like, could be outside, could be in front of a monument, could be on an island. You don't need electricity from the grid. And so I'm thinking even for Senderwal like, ng gabi nagkaroon ng nakawan. May rice blower doon na bago na ang halaga lang ay worth 1,000. Yun ang itinip na nakawin. Pero inilabas din sa publiko at turista ang ilang sa imbensyong ito dito sa Champs-Élysées. Ayon sa investigasyon ang isa sa mga pinakadinarayong lugar sa Paris, isang testigo ang lumutang na siyang naging susi upang matukoy nila ang suspect sa masakit. Sino ang taong ito? Isang tao nga lang ba ang pumatay sa mga biktima? At ano ang naging motibo sa likod ng karumal-dumal na pagpatay? Isang masayang pagtuhan at inuman na nauwi sa isang malagim na pagmaslang. Meron ding sa isang sulat na nilagdaan ni Cecilia Masagka, sa publiko ang kahalagahan na pagpupulong ng Cop 21. Tinuro nito ang asawa ni Winifredo bilang pero suspect sa patayan ng ang gobyerno ang dumayo sa Paris para makilahok sa Cop 21. Subalit sa ilang kwento ng mga kapitbahay ni Cecilia, bago na umaga ng pamasa, ilang aktivista rin ang naglakad naman sa mula sa Vatican City papuntang Paris. Na sila ang tinatawag na Walkers for Climate Justice. December 1 ng gabi, nagkaroon ng nakawan ng rice blower sa bahay ng aming magsasaka na sina the dreams and the future of my Mang Leon Tablati tsaka Josefina Tablati. May rice blower doon na bago na ang halaga lang ay worth 6,000. Bago pa yon yung pang rice blower. Yon ang itinip na nakawin. At base din sa testigo na si Celestino Singson, na kaibigan ng grupo ng mga nag-aakit bahay, niyayaya siya para minanakawan daw ng malaking tinda sa kabading. Kaso noon, hindi siya sumama kasi may kasama siyang parang tinana na babae. Ayon sa sinumpaang salaysay ng isang Cristino Singson, humingi raw ng tulong sa kanya mag-asawang Tamalate na may-ari na ninakaw na rice blower. Kaibigan daw ni Singson ang mga posibleng suspect na nagnakaw ng rice blower. Ang mga itinuturong suspect, sina Edgardo Buenviaje, Avelino Sisto at Cesar Tony Persia. Ang kilala mismo noong ninakawan ng rice blower, yung Avelino Sisto kasi yun walang takip sa mukha, wala nung bonnet. Pero kahit may bonnet, yung pumasok sa bahay na aling piningat ni Mang Leon noong December 1, kilala niya si Edgardo Buenviaje kasi familiar yung mata at saka yung bulto ng katawan dahil yun, malapit-lapit din doon sa lugar na ando lang yun sa may bukana ng baryo bago dumating doon sa ninakaw na bahay. Ilang araw ni Cristino nakausapin ang mga kaibigan nito ang sina Edgar, Avelino at Tony na ibalik na lamang ang ninakaw na plomo ng palay dahil kapag hindi raw nila ito ibinalik, magsasapan ang demanda ang may-ari nito sa kanila. Sumang-ayon naman daw sina Avelino at Tony kay Cristino. Ngunit tanging si Edgar lamang daw ang nanindigan na hindi na niya ibabalik ang blower dahil maaari pa raw gamitin yung ebidensya laban sa kanila. Dahil sa kagustuhan ng mag-asawang Tablate na maisoli sa kanila ang ninakaw sa kanila, lumapit daw ang mag-asawa kay Hermogenes de la Cruz na kasalukuyang barangay tanod noon ng sitio Kulasisi. Ang ginawa ni Hermogenes ay barangay tanod yun doon sa lugar. Nanaog siya. Ngayon doon sa pagdaan niya, yung pagpanaog niya para pumunta doon sa malapit doon kay Namandiyon, nasa labat niya sa daan, yung may dala ng sako na may bonnet,
na napasan, akala nga palay, pero ang may pasan pala nun, ang napasan-pasan nun, yung rice blower. Tinapik pa daw eh, para bang medyo inano ng kaunti, parang tinakot. Kaya ang naiisip namin, inisip ni nung may dala ng rice blower na nagnakaw, na nakilala siya ni Hermogenes, magiging testigo pa ito kung sakalit magkaroon ng demanda. Ang nangyari, di doon natutulog ng December 1, pagdating, Miyerkules yun, pagdating ng Huwebes, sina Emiteria, Jobilin, tsaka sina Rolando, Huwebes ng gabi, doon sila nakitulog sa bahay ni Nandini. Para siguro, iniisip nila, protektado din sila doon, baka sakali, makalitan sila doon. Yung grupo. Eh, base sa naging istorya, hindi nila alam, yung palang tinulogan nila, ay parang kakutsaba ng grupo nung nagnakaw, lalo sila dito ako, actually not to represent myself, but to... Habang natutulong si Namenes, Emilia, Lando, Emeteria, at Jovenin sa bahay ni Winifred. Walang awa raw na pinagtatagaan ni Winifred ang mga biktima na kinumpirma naman ang Cecilia Masagka at itinuro ang mismong asawa na siya ang gumawa ng krimen. Isang pagpupulong para sa climate change. Kaya para sa mga ayon kay Cecilia, na makita lang niya ang nagaganap na krimen, agad daw nitong binitbit ang tatlo nitong anak para kumakas. Ayon sa naging investigasyon ng polisya, pagkatapos daw patayin ni Fredo ang mga biktima, lumabas daw ito ng kanilang bahay at pumunta sa tahanan ng isang Laro Buenaventura para humingi ng tulong. Ayon kay Laro, patas daw si Fredo sa kanyang bahay at nakita rin niya ito na may hawak ng dugo ang ulo at may dalaga ng konti ng pesticide. Binanggit daw ni Fredo kay Laro na may mga patay sa loob ng kanilang tahanan. Pero hindi nito napigil ang mga aktivista sa iba't ibang bahagi ng mundo para magprotesta laban sa COP21. Agad daw inutusan ni Laro ang anak na si Jerry na isang barangay tahanan na magtungo sa tahanan ng mga masagka. Dinaanan daw ni Jerry ang ilang mga kasamang tahanan at pagdating sa tahanan ng mga masagka, tumambad sa kanila ang mga tuguang bangkay ng mga biktima. At dahil sa magkakalayo raw ang mga bahay sa sitio Colasisi, wala raw sa mga kapitbahay nito ang nakarinig sa nangyaring masakit. Sa dami ng taga sa katawan na tinamo ng mga biktima, may kakayahan nga ba si Winifred Masagka magawin ng isa ang primer? Nabigyan daw ng linaw ang mga pangyayari sa nasabing masakit sa paglabas ng isa pang testigo, pero ang si Ruben na si A.G. Sanyo, idinasa mo na ang kanyang ang itinuturong dahilan sa paglantad ng testigong si Cecilia Masagka. Pero bukod sa asawa ng suspect, may iba pa palang nakasaksi sa naganap ng massacre sa sitio Colasisi. At tulad ni Cecilia, takot din ang nagtulak para lumantad ang pangalawang testigo sa nasabing krimen. Para sa kanya, kahit hindi na isa katupad sa kabila ng mga pahayag ni Cecilia Masagka at paglilihim sa asawa nitong si Winifredo, maging palaisipan pa rin sa Antipolo Pepe kung paano magawa ng iisang tao ang pagpaslang sa limang katao kabilang ang isang bata sa pamagitan lamang ng isang bomba. Dalawang buwan pagkatapos ng krimen, nabigyan daw ng linaw ang mga pangyayari sa nasabing massacre sa paglabas ng isa pang testigo, si Ruben Bermas. Sa kanyang sinumpaan sa isang, nasaksihan daw niya ang buong pangyayari ng gabi
para maipalam sa mga mamayan ng mundo ng kanilang adhikain patungkol sa isyu ng climate change. Galing daw siya noon sa trabaho ng mapadaan sa bahay ni Hermogenes. Nakita raw niya ang kasamang nakibukan ni Hermogenes ang mga suspek sa labas ng kanilang bahay. Inaya pa raw siyang sumali sa inuman ng grupo. Subalit tumagi siya at sa halip ay nautusan na lamang bumili ng alak. Nakita pa raw niya noon ang mga biktimang buhay sa loob ng bahay ni Winifredo. Sa kanyang pagbabalik sa bahay ni Hermogenes, malayo pa lang ay narinig na niya ang pagtatalo-talo ng Pilipino ang dito nakahanap ng mga delikado. Ayon pa sa saraysay ni Ruben, nakita raw niya kung paano maghiwalay ang mga suspect at si Hermogenes. Tumiretso raw si Hermogenes sa bahay ni Winifredo para puntahan ang kinakasama nito si Eni Coronado. Kasunod ni Hermogenes na dumating ng bahay si Winifredo, tinawag daw nito si Cecilia at kinausap sa labas ng bahay. Pagkatapos kausapin ni Winifredo si Cecilia, ay dali-dali itong pumasok ng bahay at kinuha ang tatlong mga anak at saka umalis. Binuhat niya yung lahat ng kanyang anak, sampasampas sa likod at tumalong sa bintana. Tuloy-tuloy siya doon sa pinagtaguan niya papunta sa pana, yung maliit na ilog. Pero ang natuklasan namin, at sabi din ng mga nag-imbestiga noon, pati yan sila pong sabasan, dahil very eager silang masod, paano makatatakas sa bintana? Ang lahat ng bintana nakatali ng alambre. Walang makakalabas kahit isa, maliban doon sa pinto. Ayon pa sa salaysay ni Ruben, pagkatapos lumabas ni Cecilia at ng mga anak, dito na pumasok ng bahay si Winifredo at iba pang suspect na sina Avelino Sisno at Edgardo Buenviaje at Cesar Persia. Bawang may dalang mga bolo. Sumunod na rito ang mga sigaw, iyakan at paghingi ang tulong ng mga biktima ng masaka. Nasaksihan din daw ni Ruben kung paano tumakbo papalabas si Emmy Coronado habang hinahabol ng taga ni Edgardo at Avelino. Pagkatapos masiguro ng mga suspect na patay na ang lahat ng mga biktima, isa-isa raw itong umalis sa bahay ni Winifredo. Dito nga nakakuha ng pagkakataong makatakbo papalayo si Ruben sa takot na makita at madamay pa. Sa paglabas ni Ruben Bernas, kinasuhan ng multiple murder ang mga suspect na sina Edgardo Buenviaje, Avelino Sisno, Tony Persia at dalawa pang hindi nakikilala mga suspect. Samantalang si Winifredo Masagka naman, tinapos ang sarili niyang buhay ng gabing maganap pang krimen. Pero ayon sa pinitiwala ng mga kaanak ng mga biktima, maaaring isa rin sa naging biktima si Winifredo Masagka. Si Winnie, hindi siya as close katulad ng ibang grupo talaga ni na Edgar. Parang bago lang silang kasapi doon. Kaya lang, nung pakiramdam ni Winnie na siya ang parang target na papatayin din, nanakbo siyang pababa. Nung pagkakaintindi namin, kung mabubuhay si Winnie, alam na niya yung lahat nung nangyari, pwede ding maging witness yun. Kaya tinuluyan na doon. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin nauhuli ang dalawa sa mga salarin at ang si Edgardo Buenviaje lamang ang kasalukuyang nakakulong ngayon sa New Bolivar Prison. Yung Ruben Bernas po ngayon, kilala ko yung taga roon. Hindi naman po taga roon yung dun sa may lugar namin layo. Isa rin po isang stranger doon na layo lang po rin doon. Kung saan-saan po sila nakikituruyan lang. Hindi ko alam po anong motibo niya sa akin. Kaya yun ang pinagdidinan niya, tinuturo niya na ako raw yung kasama dun sa pangyayari. Sinubukan naming kunan ng payag si Ruben ukol sa krimen na saksihan ito. Subalit wala ni sino man ang nakapagbigay ng impormasyon kung nasan na ito ngayon. Labing walong taon na ang nakalipas at maaring limot na ng karamihan sa sitio Polasisio ang malagim na nangyari noong December 3, 1993.
Pero para sa mga naiwang biktima, hindi raw maghihilom ang sugat na tinamo nila sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Taon ko po nakalimutan kasi masakit po sa akin. Po yun. Taon ko po, natagalan po magkukutin ng magulang ko, pataka ganun. Ang bet-bet ang magulang ko, ginulong nila. Kaya naman ang mga kaanak ng biktima na nanatiling uhaw sa inaasam na katarungan. Hindi pa 100% kasi sa palagi nakakulong pero ang at large pa dyan mga tatlo o apat kasi alam namin hindi lang isa pumatay mga group of 4 hanggang 6 6 ang namatay parang ang killers niya tigi-isa eh. Sa kabila ng halos 2 dekada na natili pa rin may lapang katarungan para sa mga biktima ng Antipolo Massacre. Tanging hiling ng mga kaanak ng biktima, huwag sanang mapaglipasan ng panahon ang kitatahimik ng kaloobang matagal nilang inaasam. Magandang gabi. Ako si Martin Adanar. Hanggang sa susunod na pagbabaliktanaw at pagtuklas ng katotohanan dito sa Crime Classic. Climate change, lalo na at ang kanyang hometown sa Iloilo, isa sa pinayo ng pagyuyuranda. When I saw the place, it's just like so devastated. Trees are being, you know, down. Electricity, I mean, people are just right calling up where they can probably get help. Of course, we try.